pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang AgriAcadem. So, yung araw, pag-uusapan natin ang edible landscaping. Posible bang mapaganda sa paningin ang inyong hardin ng gulay? Tatanungin natin yan sa ating guest sa pagbabalik po ng AgriAcadem. Nagbabalik po tayo sa AgriAcadem. Ang kasama ko po ay galing po sa Malaybalay, Bukidnon. At siya nga po ang owner ng Jaya Secret Garden. Kasama po natin si Sir Juna Bayag. Hello, sir. Hello po. Hi po sa lahat ng mga naka-view ngayon. Yes, sir. Sir, ang ating pag-uusapan ngayong araw ay edible landscaping. Ano po ba ito? Ang edible landscaping po ay ang topic po na ito ay nagsasabi kung paano po natin aesthetically, may art po na pagka-arrange, pagkatanim yung ating mga tinatanim na mga lahat makakain. Ang tawag po natin dito is urban landscaping, or another term is, mayroon din related po dito is permaculture natural landscape po. Inspired po ang landscape na aking masishare sa inyo, inspired sa natural landscape po ng permaculture, particularly sa urban setting. Sir, anong kagandahan na ngayon ipinag-aaralan natin itong edible landscaping? The best thing edible landscaping can offer, lalo na sa ating mga new generation ngayon, is it will inspire them to appreciate the rich culture in agriculture, kasi they will be appreciating the aesthetic point of view of the gardening. Sabi po natin, agriculture is a very rich culture, kaya lang nowadays nawawala na yung mga interest ng mga new generation, kasi minsan, sinasabi nating agriculture ay naging agri-torture na. Oo. So, to culture and attractive culture to, particularly in our new generation, art is very important para magkaroon na rin tayo ng agri-tourism destination ng mga farms. Yung landscaping is very essential talaga. Opo. Alam po natin na yung mga anak natin, yung mga new generation, pag pangit yung garden natin, doon yan sila magde-date sa lasa or sa ibang lugar, kasi they will not appreciate your garden, or their parents' garden, or their garden is not worth appreciating, or nahihiya silang ipapunta doon yung mga friends nila, kaklase nila, dahil yung garden is take it for granted. Walang ka-effort-effort or walang kaganda-gandahan po ka. Pero itong garden na pinag-uusapan natin, hindi lang yung beauty ang binibigay natin, hindi lang yung creativity, hindi lang yung ambiance yung ino-offer natin. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay edible garden. So dito sa ating garden, eh meron tayong makakain, tama, na masustansya. Sir, pwede mo bang elaborate pa ito? Ano itong ating edible garden na tinatawag?
Yung tagline po namin sa Jaya Secret Garden is Jaya Secret Garden in the heart of the city, where you will be inspired to go, to start, to grow, and glow. With na naka in consonance with nature po. Mm-mm. So ganyan po, with beauty, pero my production, my profitability, and most importantly, my sustainability. Kasi yung tinuturo po natin, yung garden po namin is inspired sa natural landscape po, and the best model, the best landscaper we have here is our creator. Mm-mm, yes. Inspired po tayo sa natural landscape na ginawa niya as our creator. So, natural landscaping po yung approach natin. Mm-mm. I mean, with biodiversity and ecosystem in our yard, nagkakaroon tayo ng kita, nakakain po tayo at the same time, we are helping the future po with our environment. Sir, sabi mo natural landscaping ang ginagawa natin. So, paano po natin ito ginagawa? Ina-adapt natin. Halimbawa, nasa gilid tayo ng bundok, ina-adapt natin yung area. Yes, ma'am. Less effort na po yung tao, kasi kung ano yung natural na art na binigay ng Panginoon, yun na rin yung ating ni-utilize. Mm-mm. At saka small touch na lang po ng mga accessories po ng tao. Particularly, what I mean is, yung technology na ginagamit natin is natural farming technology system. Mm-mm. Yung landscaping talaga na nabubuhay yung mga microorganism, nabubuhay sina chicken, sina hog, sina fish, sina frog, yung mga fruits at mga culinary herbs and vegetables na lahat sila naka-utilize ng sunlight, ng water, mm-hmm. yung air, at saka yung soil ay nagamit talaga nila. Oh, hindi lang yung tao lang yung nakikinabang, kundi lahat na may buhay, integrate natin yan sa ating landscape. Opo. Sir, ano yung mga preparation na kailangan natin for the edible landscaping? Basically, let's start from the word na go. We must be encouraged. We must be inspired. Mm-mm. Bago po mag-garden, I suggest we will go to farms na may art na po, or mga tourism destination na po, because there our mind will be opened. Makakapag-observe na. Oh, yung five senses po natin, pag na nasa mga established na garden na po tayo, will be motivated po. So hindi kastulad ng nasa video lang yung makita natin ng mga landscaping. May kaibahan po yun pag tayo nasa actual na farm talaga. Mm-mm. So, my first suggestion is to visit established farm na may landscape po. Mm-mm. And second, after having a tour in that established na farm, that's the time that you will meet with the family. Kung magkaroon na rin po ba ng garden na katulad nung na tour nila. Mm-mm. Then after that, if they will agree that they will have that gardening, that edible landscape, planning na po, garden plan layout must be based on natural landscaping po. So after observation, saka ang ating pagtatanong-tanong sa mga kasama natin dito sa na nagpa-practice na rin po ng landscaping, edible landscaping or gardening. Ngayon naman, papasok tayo sa planning bago tayo magsimula. Tama ba, sir? Medyo nawala kanina yung connection natin eh. After the tour, brainstorming pa po. Mm-hmm, brainstorming, yes. Mag-a-agree yung family members kung sasabak pa sa endeavor na yan. Okay. Kasi mahirap pag ikaw lang mag-isa. Kailangan involve lahat. Yes, ma'am.
saka na magpaplano pag everybody will agree, saka na maggawa ng garden plan layout po. May ginawa po ako ditong example ng garden plan layout. Ayan. Okay, ito po. Ito po na farm ay certified organic na po siya na consistency. Yan yung garden mo, sir. Nakita ko yung pond na yan eh. Yun nasa gitna. Tama? Yung pond is our logo. Logo yeah. Namin yun. Oh. Yan, kahit saan pa. Kahit saan na gardening activity namin. Makikita natin yung pond na yan. Going back to that family outing. That family outing must consider sunlight po. Mm-hmm. Dapat yung sun is yung energy ng sun na didistribute sa lahat na may buhay po. Uh-oh. Yung tapos yung water may water source. Yung water source, particularly the rainwater, catching basin po 'yan na naka-design. Tapos dapat may yung flow ng hangin is kino-consider po natin, at saka yung lupa talagang natural na pamamaraan ang ating ginagawa, organiko. Oo, nagko-composting kayo diyan? Yes, ma'am, kasali sa ating family outing kung saan yung vermicomposting, yung baboy, yung pano. Opo. Yung pan, yung material recovery facility, yung orientation area, lahat-lahat na pwede po nating ilagay sa ating part, depende sa ating purpose, restaurant, yung mga kainan, depende kung lagyan natin ng massage spa, dapat lahat yan naka-layout para maging culture po na lasting po. Yes. Sir, kanina sabi mo sa akin, ano kailangan is maging involved yung family. So, paano naman natin mahihikayat yung family mismo or members ng family to be involved dito sa ating edible landscaping or gardening? Many ideas na pwede natin isabi kung paano natin hihikayatin. Kaya lang, 100 years ago, naghihikayat na po yung lahat tayo, naghihikayat na po na tagilikit ng pag-agrikultura, edible landscaping. Pero bakit nawala yung mga farmers natin ngayon, yung mga new generation, ayaw na nang mag-farm? Mm-mm. In spite of the efforts we have. So my recommendation talaga is, isa lang po as of this moment, the whole family must visit an established farm. Mm-mm. And yan lang po, kasi pag nag-visit kayo dyan, lahat na po nandun. Oo. Yun ang magandang encouragement sa kanila kasi nakita na nila na naging nag-materialize na pwede pala yung idea na yon. Yes, ma'am. Kasi kahit pa paano, may mga YouTube, may mga pictures na po tayo ngayon. Marami na po mga TV programs na nagsasabi niyan, pero landscape, my art, may profit, may sustainability po yung makita natin. Oo. Parang sabi nga nila, to cease to believe. Yes, ma'am. It's very important. And yes. Yung experience din kasi, sir, eh. First hand na nandun ka sa area. Nakita mo. Yes, ma'am. The first tourist dapat sa ating mga farms must be our family members. Mm-mm. And nakita ko, parang maliliit pa yata yung mga anak mo. They are involved already. Yes, ma'am, because unconsciously, nasa natural landscape na sila while they are growing. Sir, ano-ano yung mga halaman na pwede natin gamitin para dito sa edible landscaping? Saka ano yung mga dapat natin i-consider? Go, grow, glow. Pwede na. Go, grow, glow. Importante para sa principle na put always the home. Pero mas maganda kung talagang sa ating backyard na garden is may biodiversity na po tayo. May ecosystem. Talagang nagpa-practice na ng zero waste gardening na po. Mm.
So dito sa amin ang mga tanim namin dito is about in this 2100 square meter about 100 kinds of fruit trees and vegetables and culinary herbs. May katulong kami na mga baboy, manok, mga worms, mga isda sa pagdecompose po at pagproduce ng pagbalance po ng ecosystem. Mm-mm. Yung curious ako eh kasi sa placement nakita ko meron kayong mga lettuce, meron kayong beets, red radish. Paano niyo sineselect dito, ilalagay ko dito sa area na to yung lettuce, dito naman sa kabilang side na to yung mga red radish. Paano yung kasi kasama yan sa planning, 'di ba? Kailangan strategically naka-align sila dun sa plano mo yung mga plants na ilalagay natin. Paano yun, sir? Ano yung mga kino-consider niyo doon? Ang mga factors. I would not stress up on the kasi what I'm thinking is you are asking of the elements of art and principles of art. Pero medyo complicated pag ganyan yung kita isasagot ko sa tanong ninyo. At saka maybe it will kuhan sa time. So, ganito lang. Sa natural farming technology system kasi, naiiba yung art every day, every month. Kasi nagpa-practice tayo ng practice is intercropping, and crop rotation para makontrol po din natin yung mga pests. Mamanage natin yung pests. So, yung art doon is mayroong art kahit hindi natin na natural yung pagtatanim ng lahat. Mayroon pa ring art, but what's the best thing is my art sa food. Yun yung pinaka-importante. Pero nandun yung art, yung mga elements, yung line, yung texture, yung color, na mga considerations natin. Makikita natin dyan sa natural na landscape natin. And minsan yung expectation natin ganyan yung art, yung makikita natin na texture, yung harmony, pero pag tumubo na yung mga tanim, iba pala yung binigay nila. Oo. And that is renewed, nababago-bago yung art na binigay nila, yung inspiration, yung life na binigay nila sa atin. Monthly, weekly, ganyan. Hindi katulad sa mga topiary or sa flower, mga ornamental natin na landscape na starting today until 30 years nandin pa, ganun pa rin yung mukha. Oo. But in edible landscaping the beauty keeps changing every day and that's the best thing. Pagkatapos kasi naiba yung beauty every day, gumagalaw-galaw rin tayo in different ways, diversified po rin at saka iba-iba po rin ang movement ng ating katawan kasi iba't iba man ang ating integrated and diversified po ating mga tanim. Opo. Yun. Tapos sir, sabi mo kanina yung pag-recycle parang nabanggit mo. So nakita ko you're using yung mga gulong, gallons para dito sa ating mga landscape, no? Yes, ma'am. Parang part na rin po yan sa aking buhay as 11 years, more than 10 years na practitioner po ng organic gardening. Kahit saan po ako pupunta, pag may nagagamit po, pwede pang gamitin, ni-recycle talaga natin yan, nilagay natin yan sa ating MRF. Dito sa amin, from the kitchen alone, alam na namin kung saan yan papunta yung banana peelings, yung fruit peelings, nakasegregate na yan sa aming kitchen. Kasi lahat yan ay importante. Yung lumalabas na sa amin dito is yung mga plastic na mga cellophanes na lang po. The rest is yung 4 hours is pinapractice talaga natin. Reusing, reducing, recycling, at saka refusing po ng mga chemical substances. Yes, sir. Sir, sa ating pagbabalik,
pwede ba kaming turuan kung paano magsimula ng edible landscaping? Sige. I'll try my best. Sige po, abangan niyo po yan. Ito ang agree ako dyan. Okay. See you. Ibabalik po ang agree ako dyan. Kasama ko pa rin po si Sir Jonah at ngayon nga po pag-uusapan natin paano ba tayo magsisimula ng edible landscaping sa ating mga tahanan. Ayan, kasama po natin Sir Jonah. Hello po. Yes po ma'am. Paano po natin paano pa tayo mag-install ng landscape sa ating mga backyard, edible landscape po sa ating mga backyard. First thing is ganun pa rin po. We will have a tour sa mga established na mga farms, integrated farms po na may landscape po. Tapos farm na may business, may agribusiness. Mm-hmm. Farm na mga ganun po, may zero waste gardening approach, particularly that permaculture approach na po yung ginagamit. Pangalawa, mag-brainstorming po tayo sa ating mga family members, sa ating mga kasamahan. Pangatlo, mag-farm layout na po tayo. Importante talaga ang pagpaplano natin. And in planning, sabi ko po kanina, consider the sunlight, water, air, and your soil. Mm. Pang-apat po na pamamaraan kung paano tayo mag-start ng garden is yun na, maggawa na tayo ng daan. Establish pathway. Accessible po ang pathway na yan sa lahat ng membro po na pamilya or mga turista na dadayo dyan sa ating farm. Next po, gagawa na rin po tayo ng canal. Mm-mm. Canal where water will flow patungo po sa ating, and that water will be utilized sa ating, para sa ating fish pond, at the same time reservoir para po kahit anong season po, kahit anong panahon, pwede po tayo makapagpatubo po ng tanim kasi may handa tayo na tubig. Next po, after establishing the pathway and the canal, the drainage system, establish na rin po natin yung ating fence po. Kailangan po yung fence na dapat hindi nasisira ng mga stray animals sa ating area. These are the things to be considered. Dapat papasok yung araw sa ating fence, papasok yung hangin, hindi iyan nakakabara. At the same time, kung pwede, gawin na rin po natin yan na mga trellis, yung mga fence natin. Kasi karamihan ngayon sa atin, pag sabing fence, parang gumagawa ng Great Wall of China. Hindi nakakapasok ang araw at saka yung hangin. Kasi importante po dito sa edible landscaping is ang word na we. Hindi po I. Mm-mm. Very important na sa ating landscaping po na appreciate nung neighborhood po natin yung landscape natin sa ating backyard, so that we will be interchanging ideas every day and food every day. Another after fencing is we will establish na po yung mga nursery ganyan, yung mga material recovery facility natin. Kung may enough resources tayo, pwede na tayo dyan sa saan natin ilagay yung mga pig pen, yung para sa manok, yung vermicomposting na mga facilities. I-arrange natin lahat yan. Tapos, punta na rin tayo ng land preparation na rin po. Tsaka na rin yung land preparation. I'm sorry, I'm not so expert with Tagalog. So land preparation na po tayo. After land preparation, yung land preparation natin is depende yun sa form ng ating lupa.
Kasi may ang pag-land prep natin, pwede siyang i-curve lines, gagamitan natin lang curve lines, yung mga flats natin. Pwede gagamitan natin ng mga straight lines. Depende sa situation. Para sa akin, if slopey yung area, ang gagamitin natin ng mga lines are curve zigzag lines. Yung accessories, pwede siyang formal na mga lines, straight lines, rectangle square. Pero yung softscape, yung softscape na flat po natin is curved lines. Kung sa mga plane naman, yung mga patag, ano to, patag, plain na mga areas, yung formal lines is very much appreciating ang formal lines. Yung mga square, rectangle na mga shapes is okay yun dyan sa plain na area. Situational lang po yan, at saka para sa akin yung design talaga is we'll just imitate what God, actually God is the best artist, no? Na siya yung nagbibigay talaga ng good model when it comes to landscaping. Kahit pa paano, hindi natin malalampasan yung how God designed everything in this earth. Mm-mm. So, yun. After land prep, mag-transplant na tayo. Ganyan. Tapos, yung pag-plant natin ng ating mga tanim, I'm sorry. Pag-plant natin sa ating mga tanim, again, let's consider sunlight. Yung mga maliliit ay mga maliliit na tanim nasa sunrise na portion. Yung mga matatangkad na tanim nasa sunset na portion. Karamihan sa mga Filipinos or sa nating mga tao is yung bahay natin yung nasa sunrise na portion. Mm-mm. Example, sa daan, sa gilid ng daan where sun will rise, nandun yung bahay natin. Ang nangyari, nakakabara yung bahay natin sa lahat ng mga may buhay. Binabackyard lang yun natin yung edible landscape. So, what can I suggest is including the house of the man, it must be with the fruit trees, no? Nandyan yan kasama sa mga fruit trees sa sunset na portion. Tapos yung mga kids ay nasa sunrise na portion, at saka yung mga maliliit na mga tanim. That's the best thing I can share based on my practice with natural landscaping. After transplanting, we will have the application na rin po ng mga application ng mga foliar fertilizer na galing pa rin sa ating mga farms, sa ating sa garden pa rin po. At saka not using chemicals. Then, yun. After, maintain na natin yung tanim natin. After that, i-harvest natin. Tapos, i-serve natin sa ating table na naka sa ating table na parang accessories na rin sa ating mga garden. Para mas ma-appreciate ng tao, yung food na nanggaling sa ating garden ay serve natin doon sa ating catering services, example, o sa ating table na naka-arrange dyan sa ating mga garden. So, ganyan lang po. Tapos, yun, we'll have a marketing strategy kung paano pupunta yung mga tao dyan sa ating garden para mas maragdagan pa rin yung income natin. Yes. So, ganyan yung landscape na masasabi ko po. Opo. Ako, kala na ako pumasok ng seminar, ah. Isang buong seminar. Pero sir, tama yun, no? Ngayon ko lang nalaman yung sunrise, kailangan i-consider saka sunset, no? Ano nagagawa nung sunrise dun sa maliliit na mga laman? For example, yan ba yung mga lettuce, pechay, yung mga greens natin? Not just vegetables po, ma'am, Ami. Every living organisms, every living things needs sun, the sunrise. Oo.
Pero yung sabi mo, specific ka kanina, sunrise, pagka mga maliliit, and then pag malaki na, is yung sa sunset. Tama? Hindi. Yung, I mean, ma'am, yung placement po ng ating mga tanim, sa portion na where sun is rising, doon yung mga maliliit na mga tanim, like deep side lettuce. Sa sunset na portion, doon yung mga matatangkad na tanim natin ang placement po doon. Halimbawa, yung bahay natin, yung mga prutas, dyan yan sa portion ng sunset. Kasi po, sa natural farm technology system po, 6 to 8 hours ang kinakailangan ng ating mga tanim, even our fish, even our chicken, they need sunlight to grow. So yun, dapat right placement po ang lahat. Considering the sun, the water, the air, and the rich soil. Yes po. Sir, kayo ba, ano nauna, yung inyong mga alaga o yung ang inyong mga pananim? Kasi nakita ko, di ba, diversified yan. Meron tayong mga manok, meron tayong organic na baboy. Anong una yung nilagay? Tanim o yung mga animals natin? Fruits po, fruits. Let's start with the fruits. Mm-mm. Pagkatapos, establishing the pathway, yung canal. After 3 years, malaki na po yung mga fruits natin. Saka na yung mga livestock po. Kasi sa ilalim po ng fruits natin, pwede yan dyan sina vermicomposting. Sa ilalim ng fruits natin, pwede dyan sila baboy, yung chicken, free-range chicken. Bali, establishing the ecosystem before the man or before the livestock. Opo. Then, pag nandyan na si fruits at saka yung livestock, may mga natural na pataba na rin tayo sa ating mga vegetables, pwede na rin si vegetables. Yun, magandang strategy. Sir, nabanggit mo kanina yung neighborhood natin. How can edible landscaping help our community? Gardening with art will really inspire everybody. Kasi walang hindi gusto sa mga magagandang bagay. Lahat tayo po gusto mag-express ng ating nasa ating isip, kung ano yung na-feel natin. So through gardening po, na-express natin kung sino po tayo. May kasabihan nga, my garden will tell who I am. So yung landscape, edible landscape natin, talagang nakikipag-usap yan sa ating mga tao po, and even sa lahat na may buhay. Yan ang tinatawag natin na ecosystem. Yes. Ano po ang advantage ng edible landscaping, sir? Advantages niya, talagang nakakapakikayat po ng mga bagong generasyon na tangkilikin ang talagang rich na culture sa agriculture. Sir, sabi mo kanina meron tayong mga student na kasama. Anong ba ang mga ages na to? Kasi pinag-usapan natin new generation, no? Of farmers. As of now, yung mga qualified sa test and scholarship program, yung mga 18 years old up. 18 years old up. So, pero dito, wala kahit ano to, kahit anong araw, kahit anong oras, available ang lahat na level po na pwedeng mga bata na pwedeng mag-tour dito. May nakita po. Yes, sir. Sige, tuloy niyo po. The technology po na makukuha ng mga tao po dito na nag-tour is itong urban permaculture po. Opo. So may nakita ako sa inyo, no, sa inyong farm na naka-quote doon. Nature is not a place to visit, it is a home. Exactly, ma'am. The same. I think what I would like to say to everybody na huwag nating i-take for granted yung mga soil natin. Huwag nating i-take for granted yung nature natin. Kasi pag yan ay nawawala, I don't know what will happen also to us
Gawin na rin nating nature yung ating pamamahay kasi really, it's correct. Nature is not just a place to visit. It's a home. It should be practiced. It must be an advocacy to everybody. Whatever is our position in our community, maybe you're a doctor, maybe you're a lawyer, an engineer or a farmer, basta ang importante po, connected back po tayo sa nature. Yes. Because we are, if we are connected to the nature, we are also connected with the source. Yes, tama. Ako, very well said, sir. Napakaganda po na inyong shinare sa amin. And I know po na marami pong mai-inspire sa ating pinag-usapan ngayon na sana nga ay magsimula na rin po sila na magtayo ng kanilang mga edible garden. Kasi ngayon, di ba, ang daming nagsulputan nung nag-pandemic, ang daming nagsulputan na plantito, plantita, more on the, ano, mga, tawag dito, ornamental plants. Pero okay dito na rin po. Yes, okay po. Na rin po yun, ma'am. Actually, what I'm trying to emphasize is not just purely edible. Mm-mm. Kasi importante rin naman yung mga ornamentals. Yes. Kaya lang, mas maganda kung may production tayo, may profit, at yes, saka sustainable yung food, yung garden edible landscape natin. Yes. Kasi maganda na meron tayong ornamental. It's pleasing in the eyes. At saka nakaka-relieve ng stress, sabi nga nila, pagka meron kang garden, di ba? So, dito sa atin, hindi lang siya maganda sa mata, pero pwede din natin makain, which is ang campaign naman natin, magkaroon ng stable food sa ating bawat tahanan. Yes. And ito, sabi ko nga, mas maganda kasi yung mga nakalagay dito sa ating garden is ikaw yung nagtanim at organic pa yung ginagawa natin, Sir Juna, no? So alam natin na safe yung ating mga pagkain, hindi lang para sa pamilya, extended din sa community natin. So kung meron tayong mga sobra na maaani sa ating garden, we can also put up yung mga kung saan sila pwedeng kumuha ng mga pagkain. Parang mga naka-station na, di ba? Yun yung nangyari sa atin, yung bayanihan natin na meron tayong mga nakalagay na food. So, Sir Juna, maraming salamat po. Sana nga makabisita kami dyan at nakita ko yung garden mo, napakaganda. Curious lang ako, sino po si Jaya? Dito po siya. Dito po siya. Yun ay ang... Hi, ma'am! Okay. So, yun pala si Jaya, ang inspirasyon. Oh. Hi, ma'am! Okay, so... Kayo po ang magkatuwang. Siya po yung tour guide dito. Tumutulong na rin sa amin dito para sa aming mga trainings, ganyan. Kasi kami lang talaga nagtatrabaho dito. We are just having an on-call na mga employees po. Mm. Depende sa need po ng park. Yung garden is inspired po sa kanya. Kasi po, I believe this is very important message po. I believe na ang ginagawa po natin, bakit po tayo nag-documentaries ngayon, ma'am. Mm-mm. Hindi po ito sa atin, kundi para po ito sa atin mga new generation. Kaya yes, pinangalanan po na lang po yung garden po na Jaya Secret Garden. Yes. So, gusto ko yung message mo na pag tayo ay malapit sa nature, malapit din tayo sa source, which is true dahil tayo po ay steward lang ni Lord dito. Tayo ay binigay ni Lord dito sa mundo para pangalagaan ang kanyang creation. And maganda nga pong campaign ito para po marami pa sa atin mas maging open at makita nila yung kahalagahan na binigay sa atin na resources ng ating Panginoon. At dapat tayo maging thankful. Di ba po, sir? Yes, ma'am. The greatest use of life po is to spend it for something that will outlast it. So through edible landscaping at ng mga resources natin dito natin ibuhos, it will make lifetime na legacy po. Yeah. Thank you, Sir Juna. Salamat din po for inviting me. See you soon dito sa Bukidnon po. Opo, sana makabisita kami. Kahit na ganun kalayo yung distance, pero sana kung will ni Lord ay makabisita kami dyan. Okay. Opo. At salamat sa ating mga kababayan nga po, isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura, ang ating napag-usapan ng edible landscaping nga ay yan ang art ng pag-arrange ng plant aesthetically. At ayun nga sa ating guest,
si Sir June Bayat, the beauty changes every day sa edible landscaping. Kaya naman maraming salamat po ulit, Sir June. At appreciate po namin ang inyong pagsuporta sa mga kabataan at mga new generation farmers natin. So, sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agria Kudyan.